So guys, wala na akong content. Burnout na ako. Wala na akong maisip. Digit lang na akong maisip. Hindi ko alam nung pwedeng gawin na video. Ano nga ba pwedeng gawin? Mag-break up lang kaya ako. Wala pala akong jowa. What if gumawa ako ng issue? Ay, hindi naman yung gawain ng isang influencer. Ano magandang gawin? Ito tayo PPP to Manloloto. Episode 3. Unang kwento. Before kain kayo, ulam ko ano, corned beef, pati ano, pati sardinas. Masarap siya guys, lasang pang mayaman. Lasang pang mayaman siya guys. Grabe. So what's up mga Reapers, kakatapos ko lang pumaligo, no? So kanina mga Reapers, habang tumatay ako, meron ako naisip na question. Is, ang question na yun, ito, yun yung, ano ba yung mga kailangan para maging content creator? O mga attributes o ugali pa ganyan. So, in-answer ko siya. For me, first of all, ang kailangan maging content creator is to be creative. Kailangan mapaglaro isip mo. Alamin mo kung ano yung kiliti ng audience. Alamin mo kung paano sila magstay sa video mo hanggang dulo. Pangalawa naman, good influence yun talaga. Kailangan maging good influencer kasi syempre, di natin alam. Sa paningin natin, wala tayong ginagawang masama kasi malinis naman yung video pero di natin alam. Malina pala kasi sa kung paano tayo magsalita, paano tayo gumalaw, paano natin ituring yung mga kaaway natin, paano natin ituring yung mga kampi natin. Kumbaga, paano mo ituring yung tao? Ano mo yun? Kaya kailangan be responsible tayo on what we upload. Pangatlo naman, yun nga, doon na papasok naman ang pangatlo ko, yung think before you click. Pag-isipin mo muna para hindi ka magmukhang engot or tanga pagkamali ka na, hindi ko alam, hindi ko nakita. Pang-apat naman is, yun na, yung, kaya nga pagkakamali na pag-usapan natin, yun nga, yung pang-apat, yun yung, kung magkamali ka, sorry ka na, wala nang rason, no cuts, no coconuts na, kasi syempre, kung ano namang ginawa mo, mali pa rin ginawa mo. Diba? Mali pa rin yun. Kaya ito na pang rason mo. Pero syempre, tao lang naman tayo. Minsan, yung pride natin, nagkikik in yung pride natin na mag-rason. Syempre, kote creator ka, be responsible. Just try. Actually, don't try. Do. Na, huwag mag-rason. Say sorry, and tell it na don't do it again, then move on. Tapos pang lima, yun yung don't be negative kasi kung lagi ka nakafocus sa negative, yan toxic mong tao, diba? Siyempre, di natin alam, kakaano natin sa mga negative sa buhay, nagiging toxic na rin tayo. Siyempre, we gotta know din talaga. So yun nga, pag don't be negative, kung binabash ka, yan mo lang yun. Hindi ka naman maapektuhan. Maliban na nga lang kung hahayaan mo maapektuhan ka. Pero sometimes yung words din masakit din yun. Pero syempre, try to ignore. Ignore lang yan. Tuloy-tuloy lang. Pero not merong masasabi ng tao. Pero syempre pag-isipan din natin kung yung sinasabi ng tao na yun, may sasabing kumala. Kumala, edo ignore. Kung may sensitive, i-apply sa sarili, diba? Grabe, lalim ng mga naisip ng lalim. So yun nga, no? Wala pa rin ng content. Na ako maisip. Anyways, tulog na lang ako. At least, mag-fresh yung utak ko baka may maisip ako. So, good night!